mas maraming pwedeng bilhin. Pero dito mas mura. Kailangan timbangin na maigi kung saan mas maganda kumuha ng pulang itatanim. Saan nga ba yung jacket ko? Oh, Maymay, good morning! David, good morning! Hello! Kamusta? Okay lang naman. Mukhang busy ka, aga-aga pa. Ah, ito. Oo, kasi kailangan ko nang maghanap kung saan natin kukunin yung seedlings natin para sa tree growing project. But parang nanginginig ka? Nilalamig ka ba? Oo. Lamig na lamig na ako kanina pa. Tsaka mukhang mas malamig nga ngayon kumpara kahapon. May jacket naman ako. Eh, kaso nga lang, hindi ko na naalala kung saan ko nalagay. Kanina pa ako naghahanap. Teka, parang nakita ko yata dun sa sulok. Oh? Oh, teka, sandali ha. Kukunin ko. Dito ka lang. Ah, sige. Ito, nandun lang eh. Yay! Thank you, David! Ayan, hindi na ako giginawin nito. Pero aram mo, grabe. Nahilo talaga ako kakahanap tong jacket na to. Ayan, gutom na tuloy ako. Gusto mo tingnan kung may pagkain pa sa kusina? Ay, di na. Nagbili ako ng pagkain, sandwich. Bumili na ako habang papunta dito. Gusto mo? Ay, hindi. Sige, okay lang ako. Nag-almusal na ako. Salamat. Sige. Hala. Easy ka lang kasi. Relax ka lang. Huwag mo masyadong madaliin yung pagkain. Hindi naman tatakbo yan, Maymay. Hindi naman ako nagmamadali. Ang sarap lang talaga ng sandwich. Gutom na gutom ako. Yun pala. O, dahan-dahan lang. Pero alam mo, may naisip ako. Ano yun? Kung saan natin kukunin yung seedlings natin? O kung anong klaseng puno naman tatanim natin sa susunod? Hindi. Ibig ko sabihin yung tungkol kanina. Giniginawa ko, kaya naghanap ako ng jacket. Tapos nagutom ako, bumili ako ng pagkain. So, sa tuwing meron tayong mga kailangan gawin, o hanapin, o kunin, kaya natin gawa ng paraan at kumilos, di ba? Tama ka dyan. Pero naisip ko lang, David. Ang tao at hayop meron mga kamay at paa na pwede natin pagalawin para kumuha ng kung ano-anong kailangan natin. O di kaya lumipat sa kung saan tayo komportable. Oo, kung saan hindi masyadong malamig o mainit. Tapos may sapat na pagkain at tubig para mabuhay tayo. Pero ang tanong ko lang, David, eh paano naman yung mga halaman at puno, wala silang mga kamay at paa? Yung ugat nila nakakabit pa dun sa lupa. So hindi sila makakilos bukod sa paglaki at pagtubo. May point ka dyan, Maymay. Kaya importante rin na makahanap tayo ng lugar na bagay sa tree saplings natin. Para mas malaki yung chance nilang mabuhay. Ah. Eh paano naman yung mga halaman at puno na nakatayo noon pa? Kung buhay sila ngayon, ibig ba sabihin na kapag adjust sila sa mga nangyayari sa kapaligiran? Magandang tanong yan, Maymay. Yan ang alamin natin ngayon. Sa pagkakaalam ko, pwedeng tumubo ang halaman o puno sa ilang mga lugar. May mga halaman na tumutubo sa lupa at meron din namang mga halaman na nakikita o nabubuhay sa tubig. Oo, tama, Maymay. Yung mga halaman tumutubo sa lupa ay tinatawag na terrestrial plants. Habang yung mga halamang nabubuhay sa tubig ay aquatic plants, kung tawagin. Pare-pareho naman silang mga halaman. Pero dahil magkaiba sila ng mga characteristics o katangian ng mga lugar sa kung saan sila tumutubo, malamang magkaiba din sila ng mga structure o pagkagawa ng mga katawan, ano? Tignan muna natin kung saan sila magkakatulad. Tara, lipat tayo sa labas. Sige! Tara! Gaya ng sabi mo kanina, Maymay, pare-pareha silang mga halaman. Kaya kahit saan sila tumubo, madali natin silang makikilala. Huh? Una, pareho silang merong mga ugat o roots na ginagamit upang makakuha ng sustansya na kailangan nila para mabuhay. Pangalawa, meron silang mga tangkay o stem na nagdadala sa sustansyang ito papunta sa iba't ibang bahagi ng halaman para tulungan itong lumaki at yumabong. Pangatlo,
Meron silang mga dahon o leaves na nagsisilbing kusina kung saan ginagawa ang pagkain ng halaman. Ito pa, David. Karamihan sa mga halaman ay luntian o green. Kaya pare-pareho silang may chlorophyll, di ba? Ang galing mo, Maymay! Oo, chlorophyll ang dahilan kung bakit kayang sumalo ng enerhiya galing sa sinag ng araw ang mga halaman. Kaya sila nakakagawa ng pagkain. May mga ibang mga halaman na dilamong taglay na kulay imbis na luntian. Ang tawag dito ay xanthophyll. Ang prosesong ito ay tinatawag na photosynthesis o ang paggamit ng sunlight sa paglikha ng pagkain mula sa tubig at carbon dioxide. Ngayon, tignan naman natin ang mga pagkakaiba nila. Pag tinignan mo isang terrestrial plant, mas mahaba ang mga ugat nila. Kailangan nila ito para makakuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Lalo na sa mga panahon na hindi masyadong umuulan, gaya ng tag-init. Ginagamit nila ang mga ugat nila para sumipsip ng tubig. Gaya niyan! Pero hindi kasing lakas niyan, ha? Excuse me, ang sarap. Sa mga aquatic plants naman, ang mga ugat nila ay kadalasan nagsisilbing parang angkla, nakakapit sa lupa sa ilalim ng tubig, para hindi sila mulutang papalayo. Pansinin nyo na ang terrestrial plants ay tumutubo pataas, di ba? At habang tumataas sila, humahaba yung tangkay, kaya nagiging mas mahirap mag-akyat ng tubig papunta dun sa dahon dahil sa gravity. Ang solusyon? Ang maliliit at dugtong-dugtong na mga tissue sa loob ng tangkay, na kung tawagin ay xylem. Sila ang nagdadala ng tubig at iba pang mga sustansya paakyat ng tangkay papunta sa dahon, parang ugat kumbaga sa tao. Kapag handa na ang pagkain ng halaman, dinadala naman ito papunta sa iba't ibang bahagi gamit ang isa pang klaseng tissue, ang phloem. Pagdating naman sa aquatic plants, hindi na nila kailangan ng xylem dahil mas madali na silang kumuha ng tubig mula sa paligid nila. Diba nakukuha natin ang sariwang hangin sa mga halaman? Ano naman ang pagkakaiba ng terrestrial at aquatic plants sa paggawa nito? Meron, Maymay! Ang terrestrial plants, mas madaling makakuha ng carbon dioxide mula sa hangin gamit ang mga maliliit na butas sa dahon na tinatawag na stomata. Hinihigop nito ang carbon dioxide, tapos ilalabas bilang oxygen na kailangan natin para mabuhay. Para sa aquatic plants naman, hindi ganun karami ang carbon dioxide na nakukuha nila sa tubig. Kaya meron silang special gas chambers kung saan nila iniipon yun para makagawa ng pagkain. Sa mga halaman na nasa ilalim ng tubig, minsan makikita mo yung bubbles sa mga dahon nila. Yun ang oxygen na nilalabas nila para magamit ng mga isda at iba pang hayop sa tubig. Kapag hinawakan mo ang dahon ng isang terrestrial plant, mapapansin mo na medyo makinis to. Para bang may wax sa ibabaw. Ang tawag dito ay cuticle. Ginagamit ito para hindi mabilis mag-evaporate o matuyo ang tubig sa halaman. Halos wala nitong makikita sa aquatic plants, kaya hindi sila madaling natutuyuan sa tubig. Karaniwan din na mas matigas ang tangkay ng terrestrial plants para hindi sila bumagsak o lumaylay sa pagkakatayo. Kumpara sa aquatic plants na mas malambot ang katawan dahil lumulutang naman sila sa tubig. Ganun pala yun, David. May pagkakatulad, pagkakaiba man ang mga halaman na nakikita natin sa lupa at tubig, pero pare-pareho pa rin sila ng pangangailangan para makatulong sa kalikasan at para mabuhay. Pero ang pinagtataka ko lang, hindi naman lahat pare-pareho ng kalikasan sa buong mundo, di ba? May mga lugar na sobrang lamig, meron din namang sobrang init at halos walang nakukuhang ulan. At merong mga lugar na hindi masyadong mataba ang lupa. Nagagawa ba makapag-adjust ang mga halaman kapag ganun nagbabago ang kapaligiran? Oo, Maymay. Ang tawag dyan ay adaptation. Gaya ng ibang buhay na bahagi ng kalikasan tulad ng tao o hayop, may sariling paraan din ang mga halaman para makipagsabayan sa pagbabago ng kanilang kapaligiran o environment. Kumbaga sa tao, kanya-kanyang style lang yan. Hindi pa patalo. Halimbawa, deserto. Wala naman masyadong tubig doon. Kaya lagi tuyo ang lupa. May mga halaman kayong nabubuhay doon? Naku, iniisip ko palang nauuhaw na ako. Meron namang mga nabubuhay na halaman sa desierto, Maymay. Pero dahil mas mahirap nga kumuha ng tubig sa kanila, mas maliliit ang dahon nila kumpara sa mga ibang karaniwang mga halaman. Pwede kasing makatakas ang tubig ng halaman sa pamamagitan ng stomata. Kapag mas maliit ang dahon, mas kaunti ang stomata. Kaya hindi masyadong natutuyuan ng tubig ang halaman. Minsan naman, sa gabi lang nagbubukas ang stomata nila kung kailan hindi masyadong mainit.
para makakuha ng carbon dioxide na magagamit nila sa araw. Pero hindi lahat ng halaman ay may dahon, ha? Kagaya nitong cactus. Gumagamit ito ng mas mahabang mga ugat na kayang bumaon sa mas malalim na mga lupa kung saan nakakahanap ng tubig. Iniipon nila ito sa malalaking imbakan nila sa katawan hanggat sa mapuno. Para pag dumating na mainit na panahon, pwede nilang gamitin. Kapag sobrang haba ng tagtuyot, babagalan na ng halaman ang takbo ng mga proseso sa loob ng katawan nila. Kapag mas mabagal, mas matipid sila sa paggamit ng energy. Kaya mas tumatagal ang pagkain nila hanggang sa susunod na pag-ulan. Kung may mga halaman na nabubuhay kahit kulang ang tubig, may mga halaman din kayo nabubuhay kahit sobrang tubig. Pwede kaya yun? Sobrang tubig? Eh di ba mas kailangan nila yun? Yung mga halaman na sanay sa disyerto o sa maiinit na lugar, bawal sa sobrang tubig. Kasi mamamatay sila. Pero ang aquatic plants, relax lang kahit napapaligiran sila ng tubig. Yun nga lang, hindi ganun karami ang sunlight ang nakukuha nila para sa photosynthesis. Merong aquatic plants na gumagamit ng malalapad na dahon para makalutang sa ibabaw ng tubig at sumalo ng init ng araw. Yung iba naman, merong mahahabang tangkay para mas lumitaw sila sa tubig mula sa ilalim. Sa tubig alat kaya, may mga halaman kayong nabubuhay doon. Ang pagkakaalam ko kasi, masama ang sobrang asin sa mga tao at hayop. Tama ka dyan, Maymay. Masama talaga ang sobrang asin kahit sa mga ordinaryong mga halaman. Pero may mga halaman na ayos lang sa tubig alat, gaya ng lato o seaweed na nilalagay sa salad, at ang bakawan o mangrove na karaniwang makikita sa tabing dagat. Halophytes ang tawag sa ganitong uri ng halaman. Eh paano naman nalalampasan ng mga halaman kapag malalamig na panahon? Katulad ng mga nasa bundok o kaya naman sa mga lugar na may winter, kailangan din ba nilang magsuot ng jacket katulad ko? Hindi naman, Maymay. Ikaw talaga. Gaya ng mga hayop na tutulog sa lamig, kaya rin magpahinga ng mga halaman. Naglalagas sila ng dahon para pigilan ang proseso ng photosynthesis. Nagbabawas din sila ng tubig sa loob ng tangkay para maiwasan ang pagbuo ng yelo na pwedeng makapinsala sa mga katawan nila. May mga halaman naman tulad ng kamatis na nagtatanggal ng dahon at tangkay kapag sobrang lamig ng panahon. Ang natitira lang ay yung buto sa ilalim ng lupa kung saan mas mainit. Doon iniipon ang pagkain hanggang sa bumalik ang magandang panahon at pwede na ulit tumubo ang halaman. Grabe pala mga halaman, no? Kapag iba't ibang sitwasyon na mga kaharap nila. Para-paraan din, para mabuhay. Parang hayop at tao lang. Kakaiba talaga. At syempre, napakalaking tulong ang mga lugar katulad ng La Mesa Eco Park at sa mga grupong bantay kalikasan na nangangalaga ng kapaligiran para may mga bago tayong matutunan. Sinabi mo pa, Maymay. Oh no, tara, back to base na tayo. Tara! Grabe, David. Ang dami kong natutunan tungkol sa parte ng mga halaman at puno. Pati na yung mga kaya nilang gawin kapag nagbabago ang mga kapaligiran. Oo, Maymay. Nagbibigay buhay ang mga puno at halaman. Pero bukod doon, sa tingin ko, mahalaga ang papel na ginagampanan nila. Bilang pinagkukunan natin sila ng pagkain, bilang tirahan sila ng mga hayop, at kung paano sila nakakatulong sa pagpigil ng sakuna. Kaya nga sa mga gawain ng tulad ng tree growing projects, nakakatulong din tayo sa pagdami ng mga puno para mapakinabangan ng lahat. Kayo rin! Kung gusto nyo makatulong at siguraduhin marami pa tayong puno na maipagmamalaki, pwede kayong sumama sa tree growing projects nyo sa school o sa inyong barangay. Isama nyo si nanay, si tatay, si ate, si kuya, lahat ng kakilala nyo para sumali. Kasi para sa ating lahat to. Sige David, sama ako dyan! At dahil BFF or Best Friends of the Forest tayo, kailangan natin silang alagaan at isama sa pag-iingat natin sa kalikasan para tayo at ang mga susunod na henerasyon ay mamuhay ng Puno ng Buhay! Alam niyo ba na isa sa mga lugar na may pinakamaraming halaman sa mundo ay ang mga rainforest? Karaniwang makikita ang mga tropical rainforests sa Africa, Australia, South America at syempre sa Pilipinas. Rainforest ang tawag sa mga lugar na siksik sa kagubatan dahil sa dalas at dami ng ulan na natatanggap nito. Isang halimbawa nito ay ang rainforest na makikita sa isla ng Luzon, ang Luzon Rainforest. Sakop nito ang Batanes at Babuyan Islands sa Hilaga, Catanduanes at Pulilio Islands sa Silangan, at Marinduque sa Timog Kanluran.
Kakaiba ang rainforest ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Alam nyo ba na karamihan ng mga hayop at halaman dito ay tinuturing endemic o sa Pilipinas lang matatagpuan? 185 species ng birds, 100 species ng mammals, 160 species ng reptiles, 75 species ng amphibians, mahigit 100 species ng isda. Grabe! Ang dami pala! Isama mo pa ang orchids, ginger, pandan at palms. Sa 150 species ng palms na nakilala sa buong mundo, 2/3 doon ay sa Pilipinas lang makikita. Hindi lang yan. Matatagpuan din sa rainforest ang dipterocarp trees. Matatayog silang mga puno at ang mga bunga nila ay parang may pakpak. Bukod sa paggamit sa kanilang bilang troso, pinagkukunan din sila ng mga essential oils bilang sangkap sa paggawa ng pabango at resin na ginagamit sa paggawa ng goma. Maganda at maraming benepisyo ang hatid sa atin ng rainforest. Pero ang problema, kumukunti at lumiliit na ito dahil sa sunod-sunod na pagputol ng mga puno. Kaya nawawala na rin ang mga hayop na nakatira at nakikinabang dito. Ano kaya kung dumating ang panahon na wala na tayong makikitang ibon sa langit o mga isda sa dagat? Gusto niyo bang maubusan tayo balang araw ng mga pagkain na gusto nating kainin? Dalawa lamang ito sa dahilan kung bakit kailangan protektahan ang rainforest natin para sa ating sarili at sa susunod pang mga batang darating.